Oh yun, what's up mga kapamilya sa bundok? Welcome po sa ating channel Smiles Away Mountain Life. Magandang tanghali mga sa atin lahat mga kapamilya sa bundok. Oh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kapamilya. So pasensya na mga kapamilya sa bundok, medyo matagal-tagal tayo na nakapagbalik ulit mga kapamilya. Matagal-tagal tayo nag-upload mga kapamilya. So ang ating pag-usapan ngayon mga kapamilya sa bundok, call sa pananim na kalabasa mga farmers. Farmers natin na nagtatanim ng kalabasa. So ipapakita ko sa inyo anong siya kalaki mga farmers at ating pag-usapan yan. Okay? So bago tayo magpatuloy mga farmers sa bundok, yung lahat na sasabihin ko ay ito'y base lamang sa aking nalalaman dito sa aming bukid mga farmers. Dito sa aming bukid banda, no? So kung may bambanggit man ako na kung ano man na mabanggit na hindi ka nais-nais doon sa kasamahan natin na katulad natin na nagbablog din, so pasensya na mga kapalmers. Okay, so patuloy tayo mga kapalmers. Okay, yun na mga kapalmers, dito na tayo. Ito yung bagong tanim na kalabasa mga kapalmers. Malapit na siya magbunga. Yung iba mayroon ng bunga, no? Ayan, so medyo malapad siya mga kapalmers. Hindi ko lang chansado kung nakaabot ito ng sobra kalahating hektarya. Yan. Oh, medyo malaki-laki siya, no? Ang ating kasamahan dito sa bukid na nagtatanim ng kalabasa. Okay, so ang may-ari nito mga kapalmers sa bundok nandun sa ibang bansa. So nag-imbis siya mga kapalmers sa pagtatanim ng kalabasa na ipatanim niya. Yan, no? Paiko tayo. Yan. So medyo malaki-laki siya mga kapormers. So ang sabi-sabi mga kapormers doon sa nagbantay sa nagbantay nito ng kalabasa nito, yung nag monitor talaga nito, ay mga 50 mil na yung gasto nila mula noong pag umpisa mga kapormers. So medyo may kalakihan. So tingnan lang natin mga kapormers sa pag-harvest nito kung maawa ng Panginoon, malapit naman siya magbunga mga kapalmers. Hindi naman ito sabay-sabay na magbunga. Ayun, so ikot lang tayo konti mga kapalmers, tingnan natin mayroon ng ibang nagbubunga. Tumayari dito mga kapalmers, medyo may pira talaga, so yung lupa para di masayang ay nag-imbis siya. So maganda naman ang plano niya mga kapalmers. O kami rin mga ganito rin mga kapalmers, kami nga taga rito na nagbubuki talaga. So ganito din ang ko namin, pero pag pira na pag-usapan, hindi kami makagawa ng ganito kalaki mga kapalmers sa bundok. Okay, yan nga, gumagamit ng pataba mga kapalmers sa bundok ito kasi bukid ito kugon, no? So mayroon naman na no, namumunga na siya mga kapalmers. Siguro ito mga makikita dalawang buwan na ito mga kapalmers. So ipakita ko may bunga na siya mga kapalmers. Yan. Yan. At ito pa. Okay. So medyo madalang pa yung bunga niya mga kapamers. Ilan-ilan pa lang. Yan, oh. So hindi ko ito na vlog nung pagtanim nila mga kapamers. Hindi ko ito na ngayon ko lang nagpaalam ako na mag-vlog ako dito para may pakita ko, may papromote ko yung pananim na dito sa aming bukid. Kasi bukid ito eh. Oh, yung paligid mga kapamers. Oh. Grabing bukid. Oh. Yan. Yan ang kubo. Yan ang gitna. Yan bukid. Malayo. Yan ang dagat. Oh. Malayo tayo sa dagat. Oh. Hindi klaro, no? Ayun. Okay. So balik tayo dito mga kapalmers. Nilagaan ito ng husto. So ang gastos nandiyan na sa mga 50,000. Okay. So maganda lang ako kung makabawi ito mga kapalmers, kasi mura yung kalabasa dito sa amin. Marami na mga nagtatanim ng kalabasa. Mura siya, no? So yun mga kapalmers, ang bundok, ang kalabasa natin na dito sa bukid, gumagana ba talaga mga kapalmers? Kasi ang gastos 50 mil na ang gastos.
dito. Okay naman. Medyo hemoral tayo kahit yung may-ari pag makakita hemoral naman, maganda naman yung tubo niya. No? So, doon sa kabila, may kamuting kahoy doon. Doon. Okay. So, hanggang dito na lang mga kapulmas, tatapusin ko ang video na to. At sana mayroon na kayong kunting kalaman na nakukuha dito tungkol sa pagtatanim ng galabasa na dito sa bukid talaga, hindi katulad doon sa baba na doon magtanim doon sa plain talaga na parang hindi gaano problema kaysa dito sa bukid. Ang malaking ginastos dito sa bukid. Lalo na ka-umpisa pa lang pagtanim mula nung madamo siya, no? So talaga pag umpisa malaki ang gasto yan, no? Okay, so maraming salamat mga kapormers. Kung nagustuhan nyo ang video ito mga kapormers sa kapundok, huwag kalimutan na mag like at mag subscribe mga kapormers, at i-share mga kapormers para makaturong din sa iba, para mamotivate din yung iba na ating magsasaka na pwede man pala magtanim lang sa bukid ng pananim ng kalabasa. Okay, so thank you and good day sa atin mga kapormers ng bundok. God bless sa atin lahat. Bye bye.